What's up mga kaasang, welcome back to my channel, no? Tapos yun, maraming salamat, gusto magpasalamat sa mga bumati sa akin, sa mga nakaalala at bumati sa akin ng birthday ko kahapon, no? So yun, maraming salamat sa inyo lahat, no? Tsaka sa mga nagpadala nung ano nung sa Gcash, kasi nagpost ako nung ano ng palabiro lang na ito Gcash ko yung mga pa-birthday nyo. Yung may mga nag-send kasi, so alam niyo naman kung sino kayo. Maraming salamat po sa lahat, no? Tapos ayun, no, ituloy na nga natin yung ating backyard update dahil hindi ko nga nagawa yung kahapon dahil ako yung nag-celebrate ng aking birthday at medyo nagpahinga. So yun, tuloy na natin ngayon, no? Ito na ating backyard update for the month of August 2021, part 2. Unstoppable! At ayun na nga mga kaasang, no, backyard update na tayo. Pero hindi muna dyan, dun muna tayo sa likod. Yan yung ginawa namin ni Dr. J, oh. Ginawa namin, nilagyan namin ng bagong tiles yan. Dine namin. So, yun. Palit muna tayong chinelas. Baka magalit na naman si Mrs. At ayun mga kaasang, ito na yung mga isda natin dito na hindi ko pa rin ginagalaw, no? Ilang buwan na sila dyan. Nanggalin muna natin tong takip. So, kung pa pwede ilagay ito. So ayun, mali yung lagay ko. Dito ko nga, sinama nga dito. Ang hirap, di ako makagalaw. Sud ka muna dyan. Ayun, una natin i-update itong tab na to, oh, itong batcha na to. Grabe, napakaba naman kasi. Ang laki na ng water lily guys, no? Pwede na yung karamihin, pero hindi ko pa nagagawa dahil wala tayong oras. Ang grabe, ang dami ng ugat doon sa ilalim, oh. Kailangan na talaga itong asigasuhin guys, kasi pwede na nating hati-hatiin yung mga yan. Tapos may mga isda pa rin ako natira dyan, yung mga EBM natin. And kung makikita nyo, meron pa rin mga EBM dyan. Tapos napakaraming ramshorn snail, no? Mga peste na yan sa akin na ramshorn snail, so sobrang dami. Sana magkaroon ako ng oras this week. Ayusin ko na talaga ito, no? Ang gagawin ko dito, i-reset ko yan. Kukunin ko yung mga isda, tapos i-reset ko yung tubig. Tapos hati-hatiin ko itong aking mga water lilies. Tapos paputulin ko yung mga lantana. Tapos ayun, no? Ito, napakarami na rin itong swordtail na ito. Ang dami nga nagtatanong sa akin ito, kung binibenta ko na raw. Actually, noon ko pa dapat ito na ibenta. Kaso nga, wala akong oras na mag-harvest nito. Wala akong oras na kumuha. So yun, dalawang tab yan, siguro may tig 100 ang isang tab nito. O tig 50, ang dami, ayun o, mga juby size, tapos nandiyan na rin yung mga breeder. Tapos ngayon nga, may nakikita pa rin ako mga ano, may mga fry na ulit. So yun, ganun karami na yan, o, iniaan ko lang dyan. Hindi ko na ito na water change kasi pag umuulan naman, napapalta ng tubig yan. So iniaan ko na lang yun dyan. Hindi ko alam kung may napabawas dyan o may nadadagdag. Tapos yon dito naman sa ating kanan, nalagyan lang ng konting ano to, ng konting guppy grass. Ngayon dumami na rin yung guppy grass. Yan, dito rin makita yung isda. Ang mga isda natin dito, mga balloon mollies, pati dito sa rep tub na to, nasa ilalim, napakarami na ng aking guppy grass. Kailangan ko na naman magtapon ng guppy grass. So yon, kasama to sa mga i-reset ko, sasabay-sabay natin lahat yan. Ayan, hindi ko na mapakita tuloy yung mga isda eh. Basta meron dyan mga balloon mollies. Tapos yung mga balloon mollies na yun, i-reset ko na rin yun. Bali, ikakal ko na yung iba doon. Tapos tingnan ko kung meron pa magaganda. Tapos kukuha ulit ako ng mga bago kong breeders, para yun yung pararamihin ko, no? Tapos yun, may plano kasi ako talaga eh. So malalaman nyo yung plano na yun pag nagawa na siya o pag ginagawa ko na siya. Etong batcha na to, ano bang laman ito? Ang dami na rin guppy grass nito. Dapat walang guppy grass to eh. Ayan, oh, meron din yung mga mollies, mga swordtails ko dyan, yung mga kulay pulang swordtail. Ibenta ko yan pag na-harvest ko yan, siguro mga 15 pesos each, pwede na yan. Tapos yon, may timba pa tayo dito, na balloon mollies ang laman. Ayan, punong-puno kasi nauulanan. Ayan, dami, nakita nyo, dyan na lang dumami yan. Oh. Naglagay ako dyan dati ng ano, ng parang tatlong piraso lang o apat na pirasong breeder na balloon bonis. Ayan, ang dami ng fry. Nayaan ko na lang dyan. So ayun, yan lang naman ang update ko dito sa likod.
Tapos yun, malaman nyo naman no, pag inayos ko na to, gagawin natin ang video yan. So yun, lipat tayo sa harapan. Let's go! A few moments later. At ayun mga kasang, ito naman ang ating update, no? Mabilisan lang din dahil medyo madudumi pa rin siya. Madumi pa rin yung ating fund. Yan, mapapansin nyo, iba yung kulay. Pati yung ating filtration dyan, yung sump na matawag dyan. Basta yung filtration natin dyan. Tapos yun nga pala, may kwento ko lang, no? Yung AquaSpeed A3000 ko, bumigay na siya, nasira na siya. So kinabitan ko to ng Boyu na powerhead. Ngayon, yung powerhead na yun ayaw dumikit doon sa gilid. Kaya nilagyan ko ng salamin. Kasi yan, may ngat-ngat yan ang pako. Hindi siya pwedeng ilubog sa tubig yung wire. So nilagyan ko ng paraan na lang para nakaangat pa rin yung wire. Tapos yun, yung Boyu na binigay sa akin ng Amazon, yun yung ginamit ko. Ang lakas, oh. Tapos yun, no, ito na yung ating mga koi. Grabe, ang laki na nito. Itong kulay puti na to. Yan yung tatlong yan, yung binili ko sa ano, sa pet shop. Ang bilis lumaki, mas malaki pa sila ngayon doon sa dalawang nauna sa akin na nabili. Tapos yun, kung mapapansin nyo, ang laki na rin ito. Ayan, oh, yung albino ano natin, janitor fish, albino pleco. Yan, kuha tayo ng panukat, ha, subukan natin sukatin. Kita nyo, lalaki niya. Siguro nabili ko to, mga 5 inches pa lang yan, mga yan. Mga ilang buwan na ba yung nakalipas nun, kung hindi ko na maalala. Pero ko, kailan lang din yon, 2021 na rin yon. 2021 na nga ba? So ayan, no? Oh. Grabe, isang ruler na pala to. Ayan, no? Oh, almost 12 inches na pala to, mga to. Yung iba, mga 10 inches. Ayan, no? Oh. Ang bilis nila lumaki. So yun, nakakatuwa rin mag-alaga ng koi, no? Actually, ito yung talagang kinakatuwaan ko ngayon. Pag gusto ko mag-relax, kasi hindi na sila natatakot sa akin, eh. Ayun, no? Lumalapit na sila. Feeling nila, papakinip sila lagi. Ang kulit ito yung santo, tancho na, ano? Tancho-tanchohan yun, eh. Tapos yun, isang paborito ko, parang ano yung, ano? Parang sa army yung, ano niya, pattern niya, yun, no? Ito yung nagustuhan ko dyan, eh. Talagang hinuli ko sa pet shop yan, eh. Ayaw pa nga nung mayari nung pet shop na mamili ako. Sabi ko, paano yun, eh, hindi ko naman gusto lahat ng koi. Kaya hinuli ko talaga yon kahit ayaw niya. Talagang lumusong ako doon sa pan niya para mahuli ko yung mga yan. Grabe, lalaki na, oh. Ito isang tong malaki, eh. Oop. So yun, yan yung update natin sa koi. Hindi ko lang kung dadagdagan ko pa yan. Sana madagdagan pa, no? Gusto ko gawing ano, eh, mga 10, eh. Kaso baka masyado na masikip dyan. Tingin nyo guys, dagdagan ko pa ba yung mga koi na yan o okay na yan, 5 lang? Kasi ang bilis nila lumaki dito, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sapat sa kanila yung laki ng pan. Pero pag dagdagan natin, baka bumagal na yung paglaki nila. So yun, comment na lang kayo guys, no, kung ano yung masasuggest nyo kung dagdagan pa natin yung pan na yan. Tapos ayun, no, update ko lang din kayo dito sa tank na to. Itong tank na to, merong lamang isang tilapia. Wala tong filtration, no? Nakapatay yung pump niya. Ay, actually wala yung pump kasi ginawa ko nga yung pump niya. Walang pump niya pero buhay pa rin siya. Tapos ayun, uy, meron tayo dito high protein fish food ng Hendrix Backyard, no? Sa mga hindi pa nakakasubok, pang mollies, danios, sa guppy, yan, pwede yan. Dito hindi pa natutuloy, pero yun nga, pabago-bago ako naisip. May naisip na naman akong gagawin dyan, kaya abangan nyo na lang yan guys. Nagka-oras tayo, siguro kasi kasuhin ko na yan. Tapos ayun, update ko na kayo dito kay Lakong. Samahan na natin ilaw. At ayun, no, kung mapapansin nyo yung tubig, medyo maputi yung tubig dahil pinakain ko ito kanina ng hipon. Ganyan yan, eh, pag pinapakain ko ng hipon, nag-hipong ang hipon, pumuputi yung tubig niya. Pero mamaya-maya, magiging clear na ulit yan. So ayun, no, ito na si Kong ngayon, no, sukatin natin, no. Para 12 inches na rin to, ah. Ang laki na rin ni Kong. Kung maalala nyo, nabili ko to February 2020. Siguro mga 4 inches, 5 inches pa lang siya nung ngayon. 12 na, ang laki, oh. Diba? Tapos yung taas parang 4 inches. Ang bilis din yan lumaki, no? Kaya kailangan ko na ng ano, eh. Kailangan ko na mag-ipon para sa mas malaking tank talaga nito. Kasi yung mga kasama niya, lumalaki na rin. So darating ang panahon, maliit na talaga yung tank para sa kanila.
Ito yung ating update sa ating RFT. Itong makulit na RFT na to na laging kinakagabi ko. Ngayon na may mga tama na naman yung kanyang fins. Yung ating parrot fish, andyan pa rin. Ito yung ating update sa ating city to beacon jowie natin, no? Yung tatlong silver dollar, yung pasyatus. Yan, healthy healthy. Tsaka yung ating red hook. Ipon lang ako, no, kasi medyo malaki ang kailangan natin dito eh. Siguro pag nag-upgrade tayo ng tak dito, kaya kailanganin natin ng mga 20,000 siguro para sa malaki-laki tank, kasi 75 gallons nga lang yung gamit ko dito. Pero sa ngayon pwede pa rin naman sila dyan, no? Hindi naman magre-reklamo yan. Basta maayos ang filtration nyo at lagi nyong nililinis yan, okay pa rin yan kahit ganyan kaliit. So ayun guys, ayan lang ang ating backyard update part 2. Abangan nyo na lang sa isang buwan kung ano na ang itsura nila, kung may pagbabago man. At so yun mga asang, no, yan muna yung update natin ngayon. Tapos yun, abangan nyo na lang next month na mag-update ulit ako, no. Tapos ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pang mag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos yun, tapusin na natin ang video na to. Pero syempre bago natin tapusin, nandito na yung mga shoutout. Shoutout po kay Kenneth Coleto. At sa ating first 5 na si The North Aquatics, kay Kian Carlos, kay Jenry Carillo, kay Brian Bryl De Jesus Medina, at kay Glenn Partosa. Shoutout sa inyo lahat. At so yun mga kasang, maraming salamat sa mga nanonood, at sa susunod na video, peace out.